Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel, mayroon tayong update with Bong Navarro. Dinala na siya sa Taguig City Jail noong November 21, 2022. At ayon po, nananamlay at nangayayat si Bong Navarro sa kakaisip at depresyon sa mga nangyayari sa kanya ngayon at tila ba masaya itong si Denise Cornejo dahil napagbigyan siya ng korte. Subalit iginit ng korte na hindi ito ang resulta o hatol kay Bong sa natapos na bill hearing, kundi on the process pa rin. Under investigation ang bill hearing ni Bong Navarro kung siya ba ay makapiansa at makalaya pansamantala. Kitang-kita ang katawan ni Bong, parang payat siya. At iginiit ni Alma Moreno, Alma Malyonga, I'm sorry, na hindi kailangan ni Bong, hindi siya nag-request ng special treatment, hindi siya nag-request ng VIP treatment, kundi safe lang at maayos at malinis na higaan para sa kanya sa Taguig City Jail, hindi sa humingi ng magarang kwarto, kundi malinis lang at safe. Kasama nga ni Bong sa paglipat sa Taguig, hinatid siya ng kanyang asawa ni Tanya Bautista papunta sa Taguig City Jail mula sa NBI Detention Center. At nakakalungkot din, lalo na mga fans at mga taong nagmamahal kay Bong Navarro dahil ayun, nailipat siya at sabi nga nila, issue dito ang seguridad at crowded place. Kumbaga, marami ng preso dito na nakatalaga, na nakakulong. Subalit, iginiit ng mga pulisya o pulisya na safe si Bong doon, malinis, at hindi sa mahirapan, hindi naman na VIP treatment o special treatment ang ibibigay sa kanya, kundi malinis lamang na kwarto, ligtas at maayos. Yan lamang po. Patuloy ang mga fans at mga Showtime family, mga kaibigan ni Bong sa pagdarasal at pagbibigay tulong pinansyal para sa kanilang kaibigan ni si Bong Navarro.